DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJ News. You can now listen to DZRJ 810 AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Hanggang saan nakita po yung tulis, bumunod ng baril. Yung may kulang na pagdudunod ng baril. At ipinalo sa akin, hindi malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga tipong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang tulis na mukhang kapre. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, nagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo siyang bahalang gumanti. Game! Ayan, magandang hapon! Isumbong mo kay Tulfo na po, September 4, 2020. Samahan niyo po ulit kami. Isang oras po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Ako po si Alin Ferrer. At ako naman po si Kuya Mon, ang original na sumbungan ng bayan. Si Kuya ng bayan. Si Mon. Wala pa. Yeah, si Mon nawawala. Nananawagan ho. Nananawagan tayo, Kuya Mon. Si Bon po nawawala, pinapanawagan mo namin. Internet natin. Nasa opisina siya eh. Yes. Bahay ka, nasa bahay din ako. Nasa bahay ako. Yes. Pero hindi siya makapag-connect. Tingnan mo naman itong internet natin, Alin. Connection natin. Mahina talaga. The lousiest in Asia. Yes, kaya kailangan eh may magkaroon ng pangatlo. Kailangan talaga mayroong pangatlo na tawag diyan, isang pangatlong telecom, telecom company, may kakumpetensya para ano, umayos. Mm. Kasi kung kailangan maging tatlo, baka naman hindi naman maayos naman itong isa. Baka lang naman na ipinasok lang yan na para dahil kaibigan. Bago. Mas kailangan ngayon, Kuya Mon, ng tulong talaga dahil yung mga estudyante nga natin, kaagaw na natin sa internet. Oh. Online sila maghapon yan. Mm. Okay. Anyway, Kuya Mon, kamusta ka? Kamusta ang umaga mo? Kanina. Oh. Doon ako sa Manila RTC. Regional Trial Court. Tapos ay, siyempre, humarap ako ng kasong libel na isinampas sa akin ng isang dating opisyal ng gobyerno. Hindi na natapos-tapos. Ang nakakatawa roon na, Alin, hindi pala yung mga judge, yung mga intelihente. Okay. Kaya mga marami din pala sa kanila na bobo, yung mga tanga. Oh, kagaya nitong judge dyan sa Maynila, tinanong ako kung marunong judge ako mag-salita ng English. Mm.
Pwede rin bang tatanungin ako ng sasalita ng English? Libel case ako. Ano yung sinusulat ko? English, hindi naman Tagalog. Sa Manila Times. Correct. Ang tanong sa akin, ako ba magsalita ng English? Sabi ko, pati Tagalog po. Marunong ako. Kailangan pa ba niyang tanongin yan? Kung di ba naman siya bobo o boba gaga? Akala niya siguro lahat ng mga nasasampahan ng kaso na naharap sa kanyang korte ay mga walang pinag-aralan. Ikaw pa, tinanong kung marunong ka mag-Ingles? Hindi naman. Parang gusto lang niyang magpakita na amo siya yung amo. Ayun. Ay. Oo. Ano ba yan, partner? Yung pinag-usapan yung Inglesan. At ika, papakinala muna natin, Kuya Juan. Ito na hinawala. Yan ang si Bon. Nakita natin. Si partner Bon. Tulfo, narito na po. Partner, pati ka muna. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pati ka muna. Kasi meron tayong technical difficulties. Good afternoon po, ating mga listeners. Pasensya na po. Tagal ko may technical difficulties. Pasensya na. Ayan. Naabutan ko ngayon, nag-iinglisan. Ano may inglisan na yan? Kanina ba sa English po ba yan? Kuya Mon? Kinukwento ni Kuya Mon yung kanyang umaga. Kaninang umaga ay, kasi mayroong bobo o bobang judge. Ay, sabi ko na, artisi nga. May arraignment. In-arraign ako. Ibig sabihin na guilty or not guilty. Tanungin ka pa naman na marunong ka ba magsalita ng English? Kung hindi ba naman niya kung hindi ba naman siya bobo o boba. Ano sagot mo? Ano sagot mo, Kuya Mon? Marunong din po ako mag-Tagalog. Bisaya din. Ay, kung Inglesan lang kasi naman akala niya lahat ng mga tao na inihabla na naharap sa kanyang korte ay walang pinag-aralan, May mga pinag-aralan naman siguro. Hindi naman lahat tayo ng yung naharap sa kanyang korte ay mga walang edukasyon. Ayun. Judge, alam kong nakikinig ka. Hindi na kita pangangalanan kung nakikinig ka. Gamitin mo naman yung utak mo. Gamitin mo yung utak mo konti-konti lang. Para naman na hindi ka pagtawanan. Yeah. Konti-konti lang, Kuya Mon. Good afternoon, Judge. Good afternoon po. Biro mo mga may uba na. Puting-puti na yung buhok, kaya bubo pa rin. Alam niyo, Kuya Mon, kung Inglesa lang ang pag-uusap, dapat rumesbak tayo kay ano. Alam niyo na, di ba? You know, kung akong tinanong ng judge. What did you say, Your Honor? I didn't quite get that. Ganun ka ng sagot. Hihingi tayo ng resbak. I didn't quite heard you, Your Honor. Diba? Islangin nyo nga. Para ano, hihingi ako ng resbak, mamaya tatawagan ko yung karakter na yun. Yeah, sabi nga. Anong sasabihin nung what? Yung ginagaya mo? Anong sasabihin ko? Sana hindi naman niya ako pagalitan. Pero you don't even sound like me. I don't even sound like you. Yan. Pero kundi lang. In diction, nandun, syempre. Diba? Kaya dapat humingi ng resbak. Naluluha ko sa tinanong mo. Parang tutong-tuto ah. Eh nga po eh, Kuya Mon eh. Inglesa nang pinag-usapan, naalala ko lang siya. Eh kasi naman nung araw, bata ka pa, kasama-sama mo na nung araw eh. Well, in fairness naman, niisa siya sa English. Mga palaki sa akin. Kaya English fucking, kahit pa, fucking dollar, ha? Yeah, kahit pa paano, I felt that I it's like I lived in the States. Kasama mo sa loob ng apartment. Yung pinagalingan mong school, di ba? Meron kasi mga huwes Lin Bon na para pakita nila na
they're in control. They're the boss sa court, sa korte. Ay minsan mga tatanong sila na mga irrelevant questions. Yung marunong ka ba mag-Ingles? O eh, kahit na siguro kami nero marunong mag-Ingles eh dito sa atin. Kahit na English Carabao yan. English Carabao ba? Masa marunong. Actually, Kuyamon, sa totoo lang, doon ako parang na-weirdohan naman ako doon sa judge na yun kung bakit naman niya out of tinanong niya po sa inyo yun. Ano daw ba naman ang ano niya? Ang kanyang argumento doon, bakit kanya tinanong na, do you know how to speak English, Mr. Tulfo? Alam, basta ang alam ko lang na marunong daw ako magsalita ng English. libel case ako. Columnist ng Manila Times, tak-English yes. Yung kwang ko. English yung sinusulat ko. Columnist yung sinusulat ko. Nakakala niya Tagalog. Ako na ako magsalita, di ba? Palagay ko siguro sa... Nakakala niya Tagalog yung polo. Ha? Hindi, pero nakakala niya Tagalog. Marunong din po ako mag-Tagalog. Okay. Alam mo, Kuya Mon, meron ako narara... Actually, Kuya Mon, may singit lang ako. Baka hindi binasa nung judge. Hindi binasa yung judge yung kaso. Siguro. Kasi hindi niya alam. Kasi hindi niya alam. Eh, yun nga po. Hindi niya alam. Hindi niya siguro binasa. Hindi na yung kanyang buhok. Ibig sabihin may pinagkatandaan na siya, di ba? Tama naman. Yung akusado kung marunong mag-Ingles. Napaka-irrelevant. Tama ka. Napaka-irrelevant. Si manunulat sa English. Yun. Correct. Ayan. Anyway, nga pala mga kaibigan, may bahagi lang natin Kuya Mon. Dahil ang mahon natin ay medyo naghirap, marami nagugutom. So may mga kumpanya, may mga institusyon, kanya-kanyang tulong-tulong baga para sa ating mga kababayan ang kailangan. Kagabi, meron tayong activity. Correct. Meron tayong feeding. Alam nyo, may mga LSI ho kasi, hindi maubos-ubos yung mga LSI natin. LSI, ibig sabihin mapigitan locally stranded individuals. Stranded. Yes. Muli tayong bumalik sa libingan ng mga bayani kagabi. At marami na ano naman. May mga 500 na, halos 500 na yung mga yan yung panibagong batch yan, Kuya Mon eh. Yung unang batch na pinakain natin, mga ito bago. Nasa labas sila ng libingan ng mga bayani. Nandun lang sa mga kasi hindi sila pinapapasok sa loob. Kasi nag-set up. So, nandun lang sila. Nag-set up kasi ng tent yung army, di ba? Yung Philippine Army sa loob ng libingan ng mga bayani. Ngayon, yung hindi na nila ma-accommodate na sa labas. At yun, hindi minsan nakakakain. Labas. Ay, na sa labas, hindi na. Kaya, kumulong na tayo. Alin? Yes. Oh. Ayan na. Ayan, partner. Oh, nawala si partner. Alin? Ayan. Hindi. Kasi, ano ito? Itong internet natin, napaka bagal. Hindi lang mabagal. Actually, ayun sa kung... Actually, Kuya Mon, sa totoo lang, alam niyo naman, pati po dyan sa bahay, napaka-problemado tayo dyan sa internet. Ayan, buti nga, ayan, at yan, si partner, mukhang talagang kwan, yun lang. Ayan ako. Ayan na, ayan, naririnig, partner, naririnig ka na namin. Kumbaga sa, labas-masok ka lang. Pasok lang tayo. ako nga nawala eh. Totally. Ngayon lang po naka... Diyos ko, Mariosif. Ay, ako. Ang kailangan na natin... Partner, kailangan na talaga natin mag-live. Ngayon lang. Palagay ko pa daw. Nasa studio na tayo lahat. Hindi yung ganito. Hirap na hirap.
Mahirap to ito. Mahirap kasi yung... Kasi hindi tayo maintindihan. Yeah. Hindi tayo maintindihan at yung mga listeners natin kawawa naman. Putol-putol. Mm-hmm. Oo. Oo, nabang. Yes. Yeah. And balik tayo dun sa feeding natin. Ayun, so pagpasaing tayo dun sa ating mga boys, Kuya Mon. Mm. Eh mga sanay magluto yun ng mga maramihan eh. Yung mga pang-fiesta ganyan. Oh. So nagpasaing tayo, tapos pinapack natin, may ulam. Oh, tapos yung pina-deliver din na diyan sa living ng mga Ayan. Oh. At nagpapasalamat nga siya. At ansin at ito nga, kapasalamat. Hindi tayo nagkakarinig. Mm-hmm. Sa iyo, Kuya Mon. Salamat doon sa kapunan. O, makasurvive na naman doon yung isals. Breakfast, lunch, dinner. Eh, yun yung pinapanawagan na nila yun. Kung sino doon naman dyan, pwedeng tumuka. Toka-toka yan eh. Yan. Mm. Hindi pa alam kung kailan si biyahe pabalik ng probinsya. Ayan. So, di natin alam kung ilang araw. Hanggang ngayon, wala pa naman yata mga biyahe partner eh, no? Wala, kaya marami. Wala pa yata mga biyahe partner, ano? Kung mayroon mga biyahe, kukunti. Wala pa. Ayun. Kukunti. Tsaka kailangan i-coordinate dun sa destination. Actually, may dagdag lang pala. Destination nila ay ikukulong din sila. Iko-quarantine. Actually, Kuya Mon. Quarantine din. 14 days yan. Okay, May dagdag lang ako, partner. Mm. Kuya Mon, ano? Meron na ngayong, ano, hindi naman, matagal na itong ginagawa eh. Simula na nung ang GCQ, ECQ. Mm. Yung mga may van, may mga van na high-ace, yung mga malalaking van, ang ginagawa, sila ng ano, mga high-ace, mga malalaking van. 1,500 katao. Mm. Mm. Ito yan, from Metro Manila to, 1,500 pesos katao. Pero, hindi Bicol. Hanggang Pangasinan lang yun. Katao, ha? Isipin nyo yan. Pangasinan lang yan? Oo. Pangasinan. Iwala pa yung mga bag. Kasi hindi pwedeng punuin eh. Hindi kasi pwedeng punuin. Kaya mahal. Hindi. Yung iba, pinupuno nila. Bahala na. Basta kumita. Bawal ah. Kaya, pero yung iba, hindi na yung iba kasi nakakalusot ng checkpoint kasi hindi na masyadong mahigpit. Lalo na ng GCQ, hindi na masyadong mahigpit. Kasi yung meron akong, yan, yung mekaniko ko galing sa Pangasinan, hindi makauwi dito. Ang singin sa kanya, 1,500, minsan isang libo. Sabi ko, ano ba yan? Huwag ka na lang muna umuwi rito. Kaya nangyayari ni sponsoran. Kuya mo, Bon, ng mayor ng LGUs yung nila mga constituent. Kaya. Diba? Sayang din yan. Butante din yan. In the future. Yun lang. Tama. Ayan. So, nanawagan mostly yung mga nandun sa libingan ng mga bayani, mga Bisaya, sa mga Bisaya, sa Bisaya. Ang sa Mindanao, kaya. Kaya nananawagan, halu-halu yung kuya mo eh. May mga taga Cebu, mga taga Leyte, Iloilo. Ayan, So ayusin nyo, nananawagan po, through our program, yung mga kaubayan natin, yung kanilang transportation. Pero kailangan may rapid test muna. Mm-hmm. May COVID test muna. Ayan. Dapat, kailangan pa ba ng mga requirements, partner, para makapunta ng probinsya? Hindi naman na yan. Kailangan pa rin. Kailangan clear sila. Tama. Sila. Okay. Sige. O partner, baka may incident ka sa akin kanina. Ano ba ito? Partner. Ano ba yun? Yes. Oo. Basahin muna natin ito, partner. Sige, bago tayo make... Masaya mo muna. Sige. Okay. Okay. Sige. Okay.
Kaya nyo bang masama at ipinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o mga halamang matataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din ito maapektuhan ng daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mahuhuling lumabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa GCP. Ayun. Maraming salamat, NGCP. Sa NGCP. Yes, so. Alright. Mag-break lang tayo sandali at sa pagkabalik natin. Tampok na. Yung pong sinipa, anong kayo? Yung natin dahil kahapon, dumating yung representative ng kanyang employer para iharap o harapin si Manong. Oo. So malaman natin mamaya sa pagkabalik ko namin, ano ang resulta, no, dito sa kasong kaso ni Manong at mayroong OFW na naman na sumbong na gusto na ring umuwi. Ay, malaswa yung kanyang amwa. Sige, babalik po kami mga kaibigan. Makalipas ko lamang ang inang paalala. Ang on. Nagpagtanggol ng happy. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Pulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Pulfo, nagpagtanggol ng happy. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong okay, Pulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Pulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Hey, Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutupi. Alam niyo yung kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Kaya gumising na maaga at makinig sa UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan para sa mga importante at kapaki-pakinabang na impormasyon. At yung mga may problema naman sa lupa, yung mga pinaalis, dinidemolis, alamin kung paano niyo legal na mapananatili ang inyong paninirahan. Ako po mastermind, Raul Virtudazo, yung ating front act, si Kawili. Araw-araw po yan, Monday to Friday sa Radyo Bandido TV. Tandaan niyo po ninyo, alas 5 hanggang alas 7 na umaga. Simulcast din po yan sa DZRJ, 810 AM, Sky Cable, Channel 224, TV Plus Boxes, and Free-to-Air TV, facebook.com/DZRJ810AM, at sa YouTube channel, RJ News PH. Ako po si Jimmy Morato. Inaanyayahan ko po kayong panoorin at pakinggan ang aking palatuntunang Tsatsahin Mo Baby mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Bandido. Baby, I'm home! Happy as ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Okay.
Tayo na, game na tayo. Mm-hmm. Yeah. Alright, oras na natin. Alas 3:22 ng umaga, ng hapon. Hapon. Oh. Umaga eh. Alright, sige, punta na tayo sa ating... Alam mo, Alin, natatawa sa lang. Sa ating update, Kuya Mon. Natatawa ko dito sa internet natin. Kahapon. Wala. Kung pinanguna mo, Kuya Mon, yung pagkaharap nung nagre-reklamong, inire-reklamong ka. Kung yun, isang araw, nagsumbong, tinampok natin yung sumbong ni Mang Recarte. Mm-hmm. Ito yung stroke victim. Kaya humihingi na yung tulong daw doon sa kanyang amo, imbis na tulungan, sinipa pa doon sa kanya. Ano? Kaya humihingi ng tulong ho sa ating si tatay. Okay. Mm-hmm. At nagkaharap kahapon, tapari eh, yung nagsipa, si Mr. Leroy Tan. Eh, mm-hmm. Kaya lang, may sakit daw. So, ang pinapunta niya, yung karya at yung kanyang anak. Mm-hmm. Si Kuya Mon po ang nangasiwa nung harap pa na yan. At yun nga, binusisi, may mga papel, may mga papa, yung na, naku, sabi eh, magbibiin daw dito kay Manong. Manufacturing. At ipinakita nga kay Kuya Mon yung mga papeles, narito po ang bahagi niyan. Sinasabi niya rito, oh, kumapit ka rin ng pera, oh. Nagawa na nila yun ko. Dami ng beses po siya rin kung nagnakaw sa mga tayo. Ngayon po namin ang mga Kuya Mon po yung kausap si Ev. Kasi tanong mo yung Kuya Mon si Manong, di ba? Tinatanong ko, masusi yung... Ano yung nakita mo, papel? Yung papel, may utang pala itong si Manong ng Maka. Tsaka, nangupit pa pala, ilang beses pala siyang pinatawad na. Nangupit. Tapos pinatawad, nangupit ulit. Tapos, siguro, hindi na makatiis yung... Although, yung tao, yung amo niya, although hindi siya justified doon sa pagsipa, na stroke na nga eh. Kaya lang... Siguro galit na lang. Galit. Manong pala, ay marami palang atraso sa kumpanya. Salesman siya, pagkatapos namang nangungupit siya. My God. Mm-hmm. Pinatawad. Tapos naman, nangungupit ulit. Pinatawad. At marami siyang utang dahil yung mga dapat i-remit niya sa kumpanya ay hindi niya nire-remit. Tanong ko naman dito kay Leroy Tan, bakit nung una pa hindi niya pinalayas. Inaawa daw siya. Mm. 30 years eh. Diba tumagal ng 30 years? 30. Yung si Manong. 30 years. Matagal pa kasi ng panakaw. Kung akong tatanungin mo, mabait yung si Leroy Tan. Kasi alam mo ba yung kanyang pinapunta sa opisina? Kamag-anak nito ni Manong. At pamangkin niya yung... Tunay niya. Siya yung kuya mo na nagpasok sa kanya eh. Doon sa pamangkin. Oo. Siya din. Nagpapasok. At siya ka nagsabi na nagpatunay na meron talagang pagkukulang si Tatang. O si
si Tatang. Ah, si Ricarte. Mr. Ricarte, oh. Si Mang Ricarte. Oh, tama. Oh, eh. Tatang na dahil na kahit na 58 years old, eh, naus na stroke. Saka iinom yan, Bon. Stroke. Inom ng inom. Ay, hindi na uminom. Ah? Ayaw. Ayun. Hindi na uminom. Ayaw ko na. Aminado naman siya, Red Horse pa daw, di ba? Inom Red niya. Horse, eh. Di na, dalawang Red Horse, eh, napaka papang niya. Mm-hmm. Yan nga po, eh. Oo. Oh. Hindi na lang. Okay na. Naalala ko tuloy nung in-interview ko si Pangulong Digong sa Malacanang. Sabi ko, marang sabi niya sa akin, ay kailangan na yung tinanong ko yung kanyang state of health. Okay naman, sabi niya, kaya lang na hindi na dapat mag-inom, uminom, kagaya mo, uminom ka. Oo, sabi ko, ano pang hindi na rin ng sigarilyo, hindi. Sabi niya, at saka huwag ka na rin magbabae, Mon, sabi niya. Sabi ko, ah, hindi na ako naniniwala sa'yo. Ah. Tipe ka daw babaero yan eh. Ayun lang. Aba santo ah. Ayun. Takes one to know one. Ah, it takes one to know one. Correct. Tama naman. Ay, hindi na raw, wag ka na wag ka na uminom. Oo, sabi ko eh hindi na naman ako manigarilyo. Hindi manigarilyo, hindi na matagal na akong tumigil sa sigarilyo. At wag ka na mambabae. Sabi ko, bakit ikaw? Ayun lang. Hindi daw, hindi pwede pigilan. Anyway, pinag-isiwaan mo ko yung mataan mo, yung paano masusolusyonan yung problema na namamagitan nga dito kay Mang Ricarte at dito sa kanya. Sige po, narito pa po ang pag-uusap. Pinapunta ko dito kasi hindi sila pa-explore sa inyo paano nangyari. Hindi, kasi dito hindi porke nagreklamo ka. Paano naman? Oo nga po. Ang kusas naman po, sa bayan naman po siya nakatanggap ng gano'n. Pwede naman siya pumunta kay boss. Ganito, ano po ba ang kwan? Pwede ba natin ayusin lang ito? Pwede naman sa wala problema siya. Malaki na kaltasan. Sa komisyon itong si Manong, marami na nakupi. Komisyon din. Pasaway si Manong. Sure. Sabi naman, 600,000, sayo naman. Alam niyo mga kaibigan, yan lang papatunay. Dito sa isumulong. Si partner, di ba? Sabi niya, wala. Oo nga. Niyak pa yan, niyak pa. Pati si partner, naawa kami pala. Marami na tayong karanasan yan, Alin. Yung nagsusumbong sa ating kumisan na nangunguna, akala natin, paiyak-iyak pa. Pagkatapos, pag nag-verify natin, pag nag-harap-harap na tayo, yung pala siya pala may kasalanan. Ayun. Kaya diba, sabi ko... Yung maganda sa confrontation, sa harapan. Lumalabas lahat. Sine-check natin, hindi natin basta-bastang pinaniniwalaan yung nagsusumbong sa atin. Tama. Yung una, akala ko sa pinag-adina lang yung i-verify. Yung una-una yung inamin naman nung si Leroy na sinipa daw niya, no? Di ba? Sa galit siya. Tito daw yung sinipa niya talaga. Mami naman. Pero mayroong yung pangasa, kumbaga sa korte, extenuating circumstance. Yung litigating. Ibig sabihin, bakit niya nagawa yun? Ha? Nabawasan yung kanyang kasalanan. Kaya pala nagigigil. Nagigigil. Dahil na, nanggigigil daw. Nanggigigil. Ay, marami pa siyang utang pala sa kumpanya dahil sa hindi niya pag-remit ng mga pera. Mga benta. Ayun. Mga benta. Ayun. E kaya naman siya hindi. Hinihintay lang lang.
Kaya hindi siya naman papalit. Mabait si itong si Laroy. Hindi siya dinimanda. Sige, sabi niya, bayaran mo na lang yung mga hindi mo na remit. Eh pala itong si Manong, inom ng inom. Kaya nakarma siguro, yung nakarma doon sa ini, yung pinangiinom niya, yung galing sa kumpanya na kinita. Guys, yun lang, aray. Oh, actually, sinabi pa nga nung... din, karma. Oh. Actually, Kuya Man, isa pa doon, sinabi pa nga nung kamag-anak, di ba? Na kung tutusin nga, nakakulong ka na dapat. Correct, oo. Pinagbigyan ka lang. Yan. Ayan, so inaantay, so, mabait na, naman pala inaantay si Mr. lang niya. Tan, inaantay lang daw ni Mr. Tan yung humingi ng sorry. Itong, no, kasi, parang wala. Hindi daw wala daw. Parang, pati pag-amin, wala eh. Magandang amo itong si, o masyadong pasensyoso. Mapagbigay itong si si Tan, Mr. Tan. Leroy Tan. Dahil ilang beses na palang nangupit yan, pinatatawad niya. Ayun. Kaya pala dudduman, no? Kaya pala tumagal ng 30 years. Tayo kung may kasalanan, ang tagal-tagal na niya dyan. Ayun pala, pasensyoso yung may-ari, yung amo niya. Ayun. Ah, siguro kailangan nyo rin magbayad ng utang. Yun. Alam mo, na, sige, na sa mga natutunan ko sa buhay, kung masyado kang pasensyoso, inaabuso ka rin. Kung masyado kang mapagbigay, inaabuso ka. Tama. Kailangan may balance yan. Sometimes you must be stern. Tama, tama. Naniniwala ako dyan. Abusuhin ka. Namimihasa. Nakakakuyaman namimihasa. Patubad ka sa langit, ano? Kapag ako'y naging pangulo. Ayun. Awa. Tuloy itong ako'y naging pangulo. Hindi ko i-appoint yung mga kaibigan ko, kapamilya ko, kamag-anak, kaibigan. Kasi may tendency yan na alin at bon na mang-abuso, mag-aabuso. Mm-hmm. Tama. Tama. Abusuhin ka. Oh, ganun din. I'm not only referring to yung position ng presidente. I'm also referring to the position ng presidente ng kumpanya. Ganun din. Ayun. Never tama. Hire. Tama. Never hire a friend, a relative. Direct. Yeah. Direct relative, yeah. Yan, yan. No? May mga hindi mo dapat ini-employo yan. Tama. Kasi tama. Ang tendency niyan, mga abuso. Tama, tama. At saka, huwag ka rin makiapid doon sa mga empleyada mo, babae, mga babaeng empleyada mo, empleyada. Oo. Oh. Ah, hindi ko gawain yan, Kuya Mon. Oh, eh, wala ka pa namang empleyado eh. Malapit na. Malapit na. Eh, kailangan eh, ganoon. Ayan. Ang sinasabi ko, di ba? Marami dyan mga boss eh, sinasexually harass nila yung kanilang mga empleyada, mga babae. Ah, yung mga ano, katrabaho. Hindi lang empleyado. Kunwari, wala naman akong ano, hindi naman ako boss. Kunwari, maniligaw ako ng yan. Tulad ni... Hindi, iba na lang. Huwag na si partner. Kasi masyado na matanda eh. Iba na lang. O yung mga babae dito. Hindi pwede, di ba? Halimbawa na lang yan. Kasi basta hindi maganda talaga. Pati yung mga katulong sa bahay, dapat ho, huwag na ho ninyong my God. Eh, tama. Tama. Nang namamasukan na nga yan eh, kasi gusto nila maghanap buhay. Buhay. Hindi haras mo pa. Ano ay, nako. Ang daming shout babae out sa labas. Maraming babae sa labas. Bakit ka pa pupulot doon sa pamilya mo? O yung kapamilya mo? Tama.
Nako. Ay. Sige na, sige. Kayong dalawa talaga. Oh, balikan natin yung sumpong ni Mang Leroy. Oh, inaantay ng daw naman yung boss yung paghihingi ng sorry. Sorry. Oh, narito yes. Po ang bahagi niya. Ano ba? Siguro nagalit na lang yan eh. Marami ka rin palang pagkukulang. Kasi hindi na rin po nila inaayos eh. Ito na po ako, sir. Send po siya na invitation kung para pwede niyo umacheck yung planta. Kung paano po niya itatrato yung mga nagtatrabaho sa amin. Ganito na lang. May stroke victim naman eh. Oo nga po. Natin bigyan ng buwan na lang. Inaantay lang talaga ni boss. Hindi siya ng sorry po. Saan nga ako magkaya ni Rosoris? Paano lang ako nung bago nung galing pa hospital? Inaantay ka! Pupunta pa ako dun sa CR nyo sa opisina nyo. Pero tingnan mo, sila pa yung binayari niyang hospital mo eh. Hindi pa bayad po yan. Saan ka kumuha ng pambayad? Kayo sabi nyo, binayari ko yan eh. Pero formality lang kasi sa umalik ko sa'yo. Pero wala naman inaantay ka sa'yo. Ayan, nag-away na sila. Ay. Babae. Na. Yun ang kamag-anak ni Tatang. Mm-hmm. Tama. Yung secretary. Yes. Yung secretary, kamag-anak. At pumapanig siya doon. Parang hindi pa rin umaapis. Yun nga, Kuya Mon, yung pagpanig niya lang doon kay, ano, kay Mr. Tan, yung kumpanya, mukhang meron talagang problema to si Mr. Ricarte. Nakikita ko dyan. Parang ayaw pa rin umamin ni Manong, ano? Oo nga, hindi nga actually siya yung umamin anyway, niya partner. Anyway, ang ending yan kahapon, Kuya Mo, di ba gusto mo kahit papaano na lang, sige, humanitarian reason ganyan, tulungan na lang pagpapakataon na lang. Manong, sige, narito. Ganito na lang, anong mga, Mr. Tan, ano bang mukha natin dito? Receptive naman mo, tama ko mag-ayos. Yun nga lang, gusto lang niya, tanggapin na may pagkukulang sa amin lang. Kinatanggap po mo ba ipagkukulang ka? Tama ko nang ayos sa kanina eh. Isang nila lang ako balik na yung pera na kinuha niya. Pagkano bang pera na kinuha? Yung mga 670, ganun po. 670 yung kalahati po nung bayad, yung pinabayad sa akin. Ay, balik po nung sa akin. Ayusin mo lang yan. Ikaw may kasalanan din. Sorry, sir. Hindi naman pala kahit pa paano sila. Base dun sa pinakita nila mga evidence, yung 600 na hinahabol niya, medyo hindi mangyayari. Kasi nakisama naman pala sa kanya. Buti sana kung talagang minatrato kayo ng gusto. Makiusap na natin yung skirta na maawa na lang siya dito. Maawa na lang talaga. O humanitarian reason. Pero sa kita ko, nakita ko, may malaki pagkukulang nito. Buwan na lang, pakiusap ko kay Mr. Tan. Bigyan okay. Na lang ng upa. Sa inyo na lang po, sir, kung nandun, sir. Sige. Hindi ka po tawagan, sir. Bon, kausapin na lang natin si Mr. Tan na bigyan na lang po si Darasyo. Sige po. Pero malabo talagang tama rin si Mr. Tan. Ang hindi lang yung tama ang ginawa niya, yung kinadyak niya. Siguro na nalis na rin. Yun! Humanitarian. Kaya kahapon ko yung mon. Actually, tinatawagan ko si Mr. Tan. Cannot be reached yung phone niya. Tinext ko na lang siya para mabasa niya yung date. At sumagot si Mr. Tan. Ang sabi niya ay, sabi ko nga, yung pinapasabi mo kuya mo, yung message mo, natulungan na lang, humanitarian reason, ganyan. Ang sagot naman Mr. Tan ay, don't worry, I have
compassion. Yun, kita mo? Oo. Kaya, yung tatang, don't worry, be happy. Be happy. Alam mo siya, be happy. Happy lang siya. Yung kanyang boses, parang yung artista na maangas nung araw na ngayon ay may sakit na. Pangalan no? Huh? Ah, si John Regala. Oh, John Regala. Yung ah! Diba yun? Oh. Parang gano'n ng Monsanto. Kuya Mon. Ah? Parang Kuya Mon. Oo nga. Kawawa naman. Ayan, so, ano sa antayin na lang daw, pag-uusap muna daw yung mag-ama, si Mr. Tapos, tatawagan nila itong si Mang Ricarte. Kore desisyon, kung tutulong at kung magkano, tutulong sa kanya. Tutulong sa kanya, para tama. Para makapagamot pa. Correct. Yan. Right. Sige, very good. Sige. Ay, sige, hindi na tayo sa, ano ba kami, ano, partner, reminders ko ulit. Bago ito mga... Itong safety curriculum number one, alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbawal. May kakulang parusa ang paglabag po dito. Pagkakulong na hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Ayan. Kaya makipagtulungan at upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong malugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan. Natensa ko dun sa sinabi mo. Kahabi mo kasi... bawal makipagkabit, sabi mo. Hindi. Bawal magkabit. Kaya ko naman, bawal magkabit. Oh. Yay. Hey. Oh, hindi. Sabi mo, bakit mo makipagkabit? Ha? Hindi ako ma... Hindi, pwede naman magkabit. Basta marunong magkalas. Hindi magkabit. Huwag lang 17 years old. Ayun. Magkalas. Magkabit pataas. This is 18 pataas. Ayan. Huwag namang taas ng hanggang 63 ha. Dapat mga hanggang 23. 70 years. 17. 17 to 25 years. Kinabit mo, kailan maganda? Ayun. Tama. Tama. Tama, tama. Ayan. Kung hindi, makukuryente ka. Yun ang mabigat, yung mga may parusa, kuryente. Sige. Parusa. May parusa na, may kulok. May parusa pa, si Pweta. Ang parusa yan, pag ang parusa yan, nag-girlfriend ka, may asawa kang tao, maganda yung asawa mo. Pagkatapos nag-girlfriend ka ng pangit, tatawanan ka. Yun ang parusa. Yun ang parusa. Eh, wala na. Ay, sana ito. Dito tayo sa pangalawang sumbong natin. Ayun. Si Alicia de la Cruz po, nanay isaw na isang OFW na nasa Jeddah. Tulad ng iba na mga nagsusumbong sa atin, gusto na rin umuwi ni Alicia para ito ay dahil minamaltrato na daw at minamanyak ng kanyang amo. Ito ay, daw nako. Ay sa Saudi ba yan? October 2019 na. Sa Saudi? Sa Jeddah po. Jeddah. Lahat ng, aywan ko, parang walang exception. Yung mga Saudi. Kabo. Hindi lang minamanyak babae, pati lalaki minamanyak yan. Pati yung mga hayop, minamanyak yan yung mga nasa disyerto, yung tinatawag nila Bedouins. Oo. Eh, pati yung kambing nila, minamanyak niya. Pati yung kamelyo, yung camel. Yung tupa. Alam mo eh, ginugutom daw itong si Alicia.
siya doon. Oh. Tapos sinesexual abuse po andaw. Doon sa masiselang bahawan. Tapos sinasaktan, kinakalmot. Tapos daw pinaguhubad pa sa harap ng maraming tao. Oh, napakawala po. Ay, ano ba? Kailangan na alin mapadali ang pag-uwi niyan dito? Yes. Kaya po tayo po ay nakipag-ugnayan agad doon sa agency. Doon tayo sa agency, Viola. Ito po ay nakausap natin niya sa Jeddah ay ang reliable recruitment. Reliable pa man din. Reliable recruitment. Oh. Unreliable. Walaan. Recruitment Corporation. Tinawagan po natin at nakausap po natin dyan sa Reliable si Miss Sol para ho sabihin na pauwiin na itong si Alicia bago pumahuli ang lahat. Narito po ang pag-uusap na yan. Ano nangyari dito sa ano niya, employer niya dati? 8 months, ma'am, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaintindihan doon sa nanay. Kasi alam niya po yung paglola, lalo ngayon, siyempre may pandemi tayo, yes. Maitang ulo, ganito, ganyan, nagsasagutan po sila. So ngayon po, ang hinihintay na lang po natin is yung mali po yung lockdown nila at para maibook siya. Okay. So sabi ko doon sa nanay, ano po yung ba, patient po ba, yung parang, yung bang... Hindi naman natin po akalain magkakaganito. Yes, wala naman. Importante po, wala na siya doon sa employer niya at nandun na po siya sa custody ng principal namin. Wala na daw doon sa employer nila. At habang employer nitong si Alicia, habang i-work out yung pagpapauwi, ipoproseso, pauwi na. Kahit na hindi pa tapos yung kontrata. Kasi di ba Kuya Mon, 2 years... ang kontrata nitong mga to, eh, wala pang isang taon eh. Wala, ano nangyari? Wawa naman, ano? Wala pang isang taon, so uwi na. Kaya ang resulta, pakinggan natin ang resulta dito po sa naging aksyon ng Reliable Corporation. Narito po yung update. Natawagan na agency regarding sa case ni Alicia Rose? Opo, ma'am. Oo, kailan daw yung uwi niya? Bukas daw po ng alas 2:45 dito sa Pilipinas. Nang hapon. Siya. Opo. Tsaka, ma'am, ano po yung pun si Sir Osama? Bibigyan daw siya ng pabaon. Yan. Pauwi na, pinauwi na, binigyan pa ng babaon. Ayun. Napakaganda naman balita yan. Natakot. Ay, talaga naman palang reliable. Ayun. Reliable naman. Kasi inasikaso nila. Agad. Else. Talagang tama reliable. Pala. Reliable naman pala. Reliable. True to its name. Ayun. Ayan. Pero kasi kung hindi, naalala ko, sa Quezon, mayroong funeraria. Alam ang pangalan ng funeraria? Funeraria Mabuhay. Ano sa kasi? Quezon niya. Ano pangalan ng funeraria? Funeraria Mabuhay. Mabuhay. At saka yung mayroong... Parang hindi maganda yun, ha? Restaurant. Dito sa Quezon City ba yan o kung saan ba yan? Restaurant. Ano yung restaurant? Cooking ng ina mo. Ayan. Oh, nakita ko yan. Cooking ng ina mo. Nakita ko yan. Cooking ng ina mo. Mayroon din nagtayo ng restaurant. Na parang... Kalaban. Kalaban. Karibal niya. Alam mo yung pangalan ng restaurant na karibal niya? Cooking ng ina mo rin. Cooking ng ina mo rin. Cooking ng ina mo rin. Galing ano, galing ng Pinoy ano. Galing nung iisip eh, malikot yung pag-iisip. Kailangan mo pala talaga itong recruitment agency na ito. Kaya ho, narito po ang reaksyon ng pamilya. Radio. Ano pong reaction ninyo as magulang ito ni Alicia na finally after 8 months siya ay makakauwi na siya ngayon? Masaya po ako dahil kasi sa hirap niya doon,
at makakauwi na siya, makakapiling niya na yung mga anak niya. Tsaka po, ano, isa pa po kasi yung anak niyang panganay niya sakit din. Kaya gusto ko makauwi ang magulang. Salamat, maraming maraming salamat po. Dinigit, nagsisimba rin ako. Inaano ko sa Panginoon. Lord, ikaw nang bahala sa anak ko at yung mga taong kausap ko, hipuin niyo para po mapadali uwi ng anak ko. Kaya walang imposible sa Panginoon. Kaya magpapasalamat ako. Yan. Ipuin. Ganda. Daw sa sabi ni nanay. Sa tiwala ninyo. Sa amin. Salamat po. Maraming po salamat. Yan. Natakang ngiti ito si partner. Si Alin. Partner Alin, nakang ngiti. May baon pa. Ayan. Eh, kailan na sa makaka-uwi na si Alicia. May baon pa. Kaya na hindi agad ito makakadiretso sa pamilya niya. Siyempre, ikukuha SOP. Tama. SOP. Ayan. Mag-quarantine. Mag-hotel. Yes. Tama. Mag-hotel. Hotel. 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 Oo. Oh. Kaya nasagot na ng agency yon. Babae, di ba? Pwede bang puntaan siya ng asawa niya? Bawal! Ha? Bawal! Bawal? Bawal! Quarantine eh! Ha? Quarantine. Bawal! Bakit hindi pwede labing-labing, bawal. Oh. Asawa naman. Ha? Hindi yata pwede. Depende po, na yun. Quarantine. Basta alam ko bawal. Kaya? Eh, siyempre. Tsaka na lang, makantay siya. Nanggigigil na. Parang alam. Siya na 14 days? Kung ako, oh, hindi ako papitin. Mag-relax. 14 days. Oh. Hindi makakatiis ko. Si Kuya mo, hindi makakatiis yan. 14 days. Hindi pwede sa akin. Eh, andyan na rin. Ayan. Ayan ako. Ubus na yung oras natin. Maraming weekend na naman. Ako, weekend na. Weekend. Month weekend. Ako, yes. Manang ihip ng hangin, malamig. Simoy. Maraming, siyempre, Berman na eh. Magpapasko na eh. Kaya malamig na ang simoy ng hangin. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin. Next week po ulit, magpahinga po tayo ngayong weekend at para tayo lumakas, mag-iingat po tayo. Happy listening po sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay po sa atin at sa dito rin sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako po si At ako naman po si Bon Tulfo. O naman po si Kuya Mon, ang original na sumbungan ng bayan. Ayan. Okay, bye-bye! See you next week! Bye! Happy weekend! Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo! Pagpatanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na soap. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat hindi nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Nawala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat.